Hi guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. So, for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang pupuntahan po naming balsa, mga kaibigan. So, itong balsa ay isa na po yan sa famous or dinadayo na po ng mga turista na balsa dito sa amin, sa aming lugar. Kunting idea lang po, itong balsa ay para din po siyang cottage. Kaya lang, nasa dagat po siya, floating po siya. So from doon sa seashore, kailangan pa daw naming sumakay ng pump boat papunta doon sa balsa niya. Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, samahan nyo kami. Punta na tayo doon sa sinasabi nilang balsa. Let's go! Okay, sa ngayon po mga kaibigan ay dumating na po tayo dito sa jump off point ng sinasabi po nilang balsa. So sa ngayon mga kaibigan ay busy na po, naghahanda na po kami lahat para magsuot po ng kani-kanilang mga life vest. Yan daw po kasi ang number one requirements ng mga guest kung papunta daw tayo doon sa balsa ay kailangan nakasuot po tayo ng mga life vest tulad nyan. Dahil for safety precautions din daw po sa mga guests na andon. Requirements din daw po ng Coast Guard yan. Kailangan lahat na naliligo doon kahit na nakasawsaw ka sa dagat, kailangan merong kasuot na life vest. So sa ngayon mga kaibigan, naantay na lang po namin ang
in charge ng bansa na mamigay instructions para sa karagdagan pa pong mga precautions na gagawin habang andon po tayo sa bansa. So, isang habilin din daw pala ng mga in charge na hanggang 3 PM lang po ang mga guests na tatagal doon sa bansa. So, pagdating po ng 3 PM, yung pump boat na sasakyan ng mga guest ay automatic kukuhanin na po kayo pabalik na dito sa dalampasigan. Okay, so sa ngayon mga kaibigan, hintayin na po natin ang in charge na magbigay ng instruction para sa aming lahat. Sa lukuyan ngayon guys, nag-briefing po yung in charge ng bansa. Mini-brief po kami kung ano dapat gawin kung ando na po tayo sa loob ng bansa. Ano ang mga do's and don'ts na gagawin, okay? Yan po. Sa panahon ma'am, dili na tumatag na ang panahon base sa hangin. Pag mahangin kita, magkakun ang balon, kailangan kita apit po siya. Malipit atong ipos atong mga gamit, kailangan tayo magpawang sa atong bangka. Namin magbantay ninyo, pero dili mo saka sa balsa. Nalang sa dool-dool sa inyo, mag-monitor sa inyo, magsalo. Nay, gabantay nga iho. Pangkiro. Wow, no, kanina na magkaya. Pwede dito na magkakun. Mga bata po kayo atong kaprotisyon ng dili po po sila mga eksperto sa magsalo. Bangka na itong pagpahingon ito. Bangka po. Ang ingon sa itong binar o sa itong sa ato LGO. Inalagin na din mismo mo dala sa kapalingin na itong basura. Dili na maglabay-labay dito sa unsa. Sabi na ito sa mga sulupin. Labay mo din na ito yan. Ang basura. Oo. Okay naman ni og inyong kanon basta makalipis lang sila og muuban sila sa inyo sa gawas. Eh lisod po dog dito mo tanan sa mini pool. Dili pa ko kailaw mang mini pool ato mabata lang. Nakatuhod ka pin zero ang atong mini pool. Pwede man gyapon mo upok ka dito sa inyo. Ginan ang dikit inyo biyahan kay dito maghinda. Muna siguro na nga tayo. Okay, thank you sa inyo pagpasa. Pagpaminaw, salamat. Salamat. Ahora que la he ayun guys, balik po tayo ulit. Andito na po kami sa bangka. Naantay na lang po namin na makaalis. So, ito po lahat, kami po lahat magkasama. Papunta po ito doon sa bansa. Ayan. So, ang nakuha po daw nila na capacity noong bansa ay at least 30 katao. So, kaming lahat na andito ngayon sa sakay ng bangka ay kasya din po doon sa bansa na pupuntahan natin. So guys, ang habilin po ng in charge doon sa bangka, kahit pala maligo kami doon sa dagat, ay yung life vest ay hindi pwedeng alisin. Yun din po ang requirements ng Coast Guard para sa atin. Ayan guys, so marangkada na po ang sinasakyan ng bangka. Ayan o. So lahat excited.
Ayun guys, andito na po. Dumating na po kami dito sa ating floating cottage ngayon. So ito po yung kabuuan na view niya mga kaibigan. Ayan po. Guys, ang capacity po ng cottage na to ay kaya po siya hanggang 30 katao. Ayan po. So makikita natin, meron mga puan sa bandang gilid. Tapos meron dito sa loob, meron din siyang ayan, meron din siyang mini pool para doon sa matakot mag-swim doon sa labas. So pwede dito sa mga bata, ito pwede yan. Ayan. So meron din siyang sariling CR. Ayan, parang nagsilbi na rin po siyang dressing room. Tapos meron din po siyang ihawan. Ayan. Ayan po siya. Ang halaga po nito mga kaibigan sa itong sa isang buong package ng cottage na to, ang halaga po niya ay nasa halagang 3,500. Sama na po lahat yung transportation ng bangka magmula doon sa Dalampasigan kapunta dito mismo sa cottage. Yun yung sinakyan namin kanina, package na po niya. Meron pang isang free na kayak. So libre po 'yon, yung kayak na 'yon. Ayun din. Sasakyan ng ating mga. So enjoy na enjoy po, maganda ang lugar, napakalinis po ng tubig mga kaibigan. Ayun po. Pwede ka mag-relax diyan tulad ng ganyan kasi lilitaw ka po dito sa hawak ng mga life jacket. Ayan. So ayan po ang ating mahal na misis. Ayan si Rachel. Hi. Hi ka naman sa aking vlog. So mahigpit po na sinabi no, in charge doon na kung nandito ka na sa cottage, kailangan huwag daw nating tanggalin yung life vest natin. Kasi nasa malalim na portion ng dagat po ito eh. Kung makikita po natin dito mga kaibigan, wala tayong makikita ang buhangin na nasa ilalim. So na malalim to. Nasa mga 30 feet daw ang lalim nito. Ayan. At saka, from time to time din daw po, yung taga Coast Guard ay bumibisita rin daw dito. Tine-check po ang safety ng mga bisita na andito, ng mga guest. Kung meron daw ang mga guest dito na nakahubad ng kanilang mga life vest, ay mahigpit daw nila pinagbabawal, pinapasuot na nila. Kasi for safety rin daw po ng mga guest natin na nalilipot. Okay, so mga kaibigan, mga kapatid, ayan po. Isa din po sa reason bakit po tayo andito, dahil birthday nga po ng isa natin ng tatay nung kasama natin sa bahay. So, inimbitahan lang po kami dito. Ayan. Ayan po siya mga kaibigan. Ayan. Okay, so update ko na lang po kayo mamaya mga kaibigan. Regarding po dito sa floating cottage na aming pinuntaan. So, number 3 boy.